7212429, mga pangga. 7212429. 7212429. 7212429. Maligayang body. Ayan, kay Dita Sally, nakaantabay daw sila food trip ngayon. Si Mariam, Eric, Charm, Joel, at Ronald. From Dita Sally. Maligayang pakikinig po. Kamusta? Sa baso ko, Chara Tinidor. Hello po, sa mga nila na nagluto, walang naiwan, hindi nakakain, nagluto lang. Maligayang pakikinig po sa inyo. Sabi ni Nimora, kamukha mo si Alfred Vargas, ha? Kaya sa taong pogi-pogi nun. Inabola-bola mo ako ni Nimora, tigilan mo ako dyan, ha? 7212429, mga pangga, maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Ano daw? Ay nga pala, hello sa mga nanood sa akin kanina, nag-Facebook live ako. Kumain po ako ng sugo. O nga! Sugo, di ba? Napag-alaman ko na normal lang ang laman ng sugo ay from 8 to 12. Pirasong mani. O nga, di ba? April, maligayang body sa'yo. Kamusta ka dyan? 7212429, wala pa akong caller. Babati lang muna ako. Ito muna. Bago tumuloy. Si Andy Baltores. Nakaantabay. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Kamusta? Frost Lofretz Kizoin. Pa-shoutout naman si Toy from Tisa, Cebu City. Maligayang pakikinig po. Kamusta? Si Aldrin Gornes. Ayan. Nakikinig po sila sa Cavite ngayon. Talaga? Maligayang pakikinig po. Good evening, sabi niya. Sana makita kita sa Dasma Paddy's Point. Sa 5 years kitang pinapakinggan gabi-gabi, Papa Jackson. Antayin po kita doon, Papa Jackson, kahit pa picture lang sa iyo. Sulit na ako. Uy, maraming salamat, ha? Aldrin Gornes. Thank you very much po, sir. Thank you. Salamat, ha? Sa mga over the years, nakikinig po sa akin. Thank you. Love you all. Pabati naman sa misis ko. Ayan, siya nawala tuloy. Nawala! Oh my God, nawala! Si Marge Shabonilio Cartel. Maligayang pakikinig po. Kamusta? Alright, tawag. 7212429. 7212429. Yung mga nag-PM po sa Instagram, kaya lang po yan. Mag-PM lang kayo. Sino? Papa Jackson, maligayang bati po sa iyo. Gusto niyo po ba ng... Ay, gusto ko yan, ha? 10-3 cup sa US. Let me know. Ah, talaga? Pabati na rin. Sa amin ang boyfriend ko si Aldrin Zorbano from Charmaine Dizon ng Bay Area, California. Uy, I like that. I like that. 10-3 cup. Na pwede ito. Wala akong makita sa Pilipinas. Pa-shoutout naman. Teresa Balierda. Maligayang pakikinig po. Si ito. Ano to? Ang cute naman, sabi niya to. Bolintik. Bakit yan ito pangalan mo? Nagpadala ng picture niya. Bonjour! Papaps, sabi niya. We're listening to you in Abu Dhabi, Ria Asidera Tolosa, Raquel Asidera Gutierrez. God bless. Happy birthday sa boss ko. Ayan, sa boss kong si Isam MacDisi. Ayan, maligayang pakikinig po. Okay, dali tawag na 7212429. Birthday ko ngayon. Happy birthday, Brit, sa fiancé ko, Leia Marie Guarin. Nakatune in kami from Taiwan. Ayan. Hello po, maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Thank you very much. Ronnie Orquillas, nakaantabay. Birthday ng hubby ko last week, you never greet. Sabi dito. Pasensya ka na, hindi ko naman po lahat mababati kagad. May mga pagkakataon po na, na hindi po lahat mababati ko. Thank you very much po. Si Princess Dane ay nakaantabay. Sabi niya, hi Pogi. Thank you. Buti na-realize mo yan. Sabi dito, hi Papa Jackson, I know you are very vocal about the traffic yan, who's in our country. And I side you with that. Sabi ni Sheshe,
Any thoughts on Maria Isabel Lopez's recent action during ASEAN? Well, we don't have to tell her and to say it's wrong. Di ba yung kay ano, former beauty queen ano, Maria Isabel Lopez? Natin kailangan pagtalunan kung mali o tama kasi inamin na niyang mali. Ano ba kailangan natin gawin? Umamin siyang mali, di ba? Now, she said she is ready to face the consequences of her actions. Di ba? So, ano ba gagawin natin? Alam mo, sa atin, ano ba ba? What do we need other than, di ba, apology and the willingness to suffer the consequences of her actions? Sinabi na niya eh. Huwag natin kailangan i-magnify pa mga pangga. Hindi na kailangan pang i-sensationalize. Yung mismong gumawa ng krimen, inamin niya yung kasalanan niya, if it ever were a crime, di ba? And, tawag nito, and she's willing to suffer the consequences. Ano mga gawin natin? So, but if you are asking me, di ba, kung ano ba dapat, ang nakakalungkot na part po kasi ito mga pangga, alam mo, ito ay problema natin mga Pinoy, di ba, sa yung kakatihan natin ay post lahat ng bagay sa social media. Totoo lang ha, oh, we feel like we have to post everything on social media. Ako, I post a lot on social media, di ba? But I only post happy thoughts. May mga inspiring, malulungkot, di ba? Pero may mga, may mga negative akong pinapost, yung mga naman mayabang sa kalsada, di ba, yung hindi pa nahuli, ganyan. Pero, I think at some point, it's very difficult for us to draw the line, saan ba yung dapat at hindi dapat, di ba? It all boils down to our judgment, di ba? Judgment call natin yan. Anyways, tawagan niyo ako, 7212429. Hello? Hello, good evening po. Good evening. Sino po sila? This is Clara. Clara, you are from? From Doha, Qatar po. Nasa Qatar ka ngayon? Yes. Ay, talaga? Saka, opo, nakaka-nervous pala, no? Kapag ano na, ikaw na yung turn mo na ano, on air dati, nakikinig lang ako sa iyo. Salamat po. Ayun po. Kamusta po dyan? Kamusta po kayo? Salamat po for asking. Nakakatuwa po yan. Ayun po. Clara, you are 36. Ayan. Yes. From, I'm 36. Saan ka pong part ng Pilipinas? Sa Manila po. Saan sa Manila, ma'am? San Andres. Malapit sa Makati. Malapit sa bahay ko. Diyan ako nakatira. Ah, talaga po. Oo. Magkapit-bahay tayo. Malamang, bakot-bakot lang. Gano'n ka nakatagal po sa Doha, Qatar? Ano po, 7 years, but I'm a stay-at-home mom. So, ayun po, full-time po akong stay-at-home mom. Ah, dyan sa Qatar? Opo. Ang napangasawa mo ay local dyan? Ay, hindi po. Pinoy din po. Pinoy. Ah, okay. So, ano kayo dyan? Parang ako, bagay dyan na kayo nakabase talaga, gano'n? Opo. Pinagpala po kami kasi maganda yung company na napasukan ni husband. So, nasponsoran niya po kami, yung anak ko, tsaka ako po. So, yun, dito na po pinanganak yung mga anak ko. Okay. So, pati pag-aaral, sagot na rin po ng kumpanya. Sushan! Congratulations. Opo, diba? Congratulations. Ilan anak niyo? Ilan anak niyo, ma'am? Ilan anak niyo? Dalawa po. Dalawa. Alright, what can I do for you? Actually, I'm at the crossroads right now. Mm. Kasi I'm a stay-at-home mom. Yung parang, how can I say this? Parang I feel burnout. Mm. I don't know if this makes me a bad mom or what, pero I feeling, maghapon, dito lang sa bahay. Good thing, I know how to drive. I bring my kids to school. But after that, more on, you know, staying at home, doing chores, teaching them. I don't have any time for myself. Okay. I get you. Alright. Correct me if I'm wrong. Kasi, ganito, right? You're having a difficult time to tell me exactly how you feel.
Kasi nag-iingat ka ng salitang gagamitin. Kasi baka mamaya, ang maging dating nito sa mga makakarinig is that you're complaining, yeah, diba, dun sa duty, yes, that you render being a mom. First of all, don't feel bad. Alright? Okay. You said kanina from the very beginning of our conversation, nababurnout ka. Right? Ang burnout, yes, papaliwanag ko sa'yo, it's human nature. Normal yan. We all go through that. Ano yan eh? Ang burnout po mga pangga, it's the enthusiasm, di ba, to do the same thing over again and again and again and again. You will do it but without enthusiasm. Tama? Yes. Well, hindi ka na enthusiastic gawin. Now, ihahalin tulad ko yan. May mga kanta na favorite ka. If you listen to it every single day, kahit gaano kaganda ang kanta, you'll get burned out. Yes. Ganon din naman yung ginagawa mo. Walang pagkakaiba. Now, ganito ano, 7 years mo nang ginagawa yan. I don't know kung may kulang nga sabihin ko, but I think, di ba, what you want for yourself is the sense of relevance. Kasi, yes, it's, kasi dalawang bagay yan eh. It's either a sense of accomplishment and the sense of relevance. It's not accomplishment na kailangan mo. Kasi makita mo yung mga anak mo na natututo, nabibihisa mo sila araw-araw, napapakain mo, alam mo na umaalis yung mister mo, going to work, everyday na plancha mo yung damit niya, accomplished ka dyan eh, tama? Yes. But where's the relevance? Yung personal relevance mo, yun ang inahanap mo, tama? Yes, but ano kasi, before, nung isa pa lang yung anak ko, ano eh, masaya ako, masaya. Alam mo, natuturuan ko siya ng with, yung ano, yung, I'm a happy mom, yun, nare-reflect, nakita, naranasan niya, kung naranasan ng panganay ko yung, na okay pa ako, hindi mainitin yung ulo ko, ngayon kasi, laging sumisigaw, konting pagkakamali, sigaw na ako, pagod na ako. Okay, question. Kasi, Clara, if you were given the choice to do what will make you feel better now, dalawa anak mo, di ba? Yes. Ilang taon na yung bunso? Actually, he's 2 years old. Okay. Well, I think we can both agree, diba? It cannot happen immediately, ano? Kasi syempre, dalawang taon pala yung bata. But if you will be given the choice, di ba, to do things that you think will make you feel better, what do you want to do? I'm sure meron yan. No, wala ako, Papa Jackson. Sorry. What do you want to do? Sorry, can you please repeat the question? Na ano ako, na-distract kasi ako nung anak ko. If you will be given the choice, di ba, to do something that will make you feel better, di ba, para, you know, matanggal yung umay mo sa ginagawa mo araw-araw, anong gusto mong gawin? You know, Papa Jackson, I want to have at least a time for myself, kahit 1 hour lang, kahit 1 hour. I never had a, since my eldest was born, alam, siguro may mga stay-at-home moms na nakaka-relate kasi wala naman, makatulong. I'm sure meron. Yung kahit sa CR, wala akong privacy, yung ganun. I want a space for breather. Ayun, just to breathe, yung ganun. I want na, I can't even exercise. Kasi, syempre, nakita ko ng anak ko. Wait. Alam, I have a question for you. Halimbawa, you get the chance to talk to your husband. Di ba? Kasi, ultimately, ate, ang bottom line nito, kailangan mo sabihin sa kanya ito. Tama? I did. I am him. Please, keep it. Please. Ate, wait. Wait lang. Sorry. Hindi kita naintindihan. Ang narinig ko para naipit ka lang. ano yung? Sorry, I already asked him na bigyan na naman ako ng 34 oras para sa sarili ko. Kasi I cannot perform well. I cannot do my duties well. Na ganito yung kalagayan ko. Kaya lang, para
gagawin. After 3 days, wala na. Wala na. I keep on reminding him, ayoko naman na dumating sa point na nagiging nagger na ako. Na, alam mo yun, yung parang importante din kasi yung health ko, not only his health. He can do his, ano, some sports. He can go to sports, whatever sports that he wants. He do it 4 times a week. Pero ako, parang wala akong chance. Ngayon, pinipilit ko na lang na magkaroon ako ng chance sarili ko na, alam mo yun, have a me time with my kids. Pero iba pa rin yung me time na, yung sa akin lang. Yung sa akin lang. Kasi, ang hirap. Okay. How can I explain? Sige, wait lang. Taposin ko lang sinasabi ko, ha. Hindi ko natapos eh, kasi umiyak ka na eh. Sorry po. Okay lang, ano ka ba? I get you. Alright, tutuloy ko lang ha. Well, ultimately ate, you have to tell your husband. And even if you're telling me na you did, sinabi mo sa kanya, parang ningas kugon, it will happen for a few days, and then after ng few days, babalik sa kung paano yung set up before ka nagsabi sa kanya, parang wala lang. Ganito, ano, I have a question to you, ano. How do you propose, di ba, if kawa mag-usap kayo mag-asawa, how do you propose this to happen kapag nagsabi ka sa mister mo? Do you have a specific pattern? Do you have a specific setup na kailangan yung gawin for this to happen? Ano? For you to get what you want? How is it? Sabihin ko sa kanya na, ano yung una, sabihin ko muna sa kanya kung ano yung nafe-feel ko na I don't feel well kasi ano, ganito yung nararamdaman ko. Can you please give me some time? Kahit na kunyari, ngayon hindi ka aalis. Kunyari, ang schedule mo sa laro mo is MWF. Is it okay na PPHS sa ako naman? Ganun. Kaya lang hindi rin nasusunod kasi. Kasi pagdating din niya, wala. I understand pagod siya. Ganun. Kaya hindi rin na nasusunod. All right, ganito. Actually, okay, ganito. Okay. Clara. Mm-mm. All right. I'm trying to put myself into the shoes of your husband again, listening to you. Mm-mm. I know exactly what burns you out. Naintindihan ko. Nakikinig ako sa iyo nga, naintindihan ko kung ano yung nirereklamo mo. Ang hindi ko maintindihan ngayon, alam mo kung ano? Kung ano ba ang hinihingi mo. I understand that you want me time. Exclusively. Tama. Mm-hmm. Me time. Mm-hmm. Yung you can do things for yourself. But, you know, iba na kasi yung setup. Mga panggap, pasensya na kayo. Iba na kasi yung setup pag mag-asawa na kayo eh. Diba? You have to dance with all the schedules that you guys have. Plus, you have 2 kids. Tama. Yes. Alright. Mm-hmm. Especially pag galing ka sa schedule na alam mo nung sa Philippines ka ba, that you were working. Were you working when you were in the Philippines? Yes. Okay, isa pa yan, di ba? Hinahanap mo yun eh. You are looking for the dynamics of a working environment. Tama? You are looking for the dynamics, di ba, of work environment, di ba, of cluster of people, dealing with ganito, accomplishing some task, yung graceful, ano, gracefully attending to deadlines. Hinahanap ng katawan mo yan. Di ba? Pero ngayon, iba yung pressure sa'yo eh. Tama? Iba yung pressure. Okay. Well, with that being said, ang tinatanong ko sa iyo ngayon, ang hindi ko maintindihan pala is that, what exactly do you want? Alright? You can tell me, mabaka ko yung mister mo, you can tell me, okay, you want your own me time. I get you. But what do you do? Kasi tama ka naman, siya nagagawa niya gusto niya. But for you to be able to get specifically what you want, during the specific time of the day, you have to have a definite schedule. Kasi you have to remember, yung asawa may schedule siya eh. So you have to find that schedule na, kung MWF ka, may ganito ang gagawin, akin tong araw na ito. And it has to be an arrangement na dapat oo-ohan mo. Hindi yung, me time ko today ha, tapos magtanong ka na mister mo, ano gagawin mo sa me time mo? At wala ka na isagot, default na lalaki yan. O di, huwag ka na umalis, ito ka lang. Hindi naman ako pwedeng lumabas kasi Papa Jackson, kasi malayo yung mga ball dito.
ang gusto ko lang naman, sinasabi ko sa kanya, kasi nagbe-bake ako, gusto kong mag-bake, gusto kong kumita, na kahit konti lang, maka, alam mo yun, kumita ako, mag-bake ako, kasi that is where I found my joy. Tapos, syempre, I worked for more than hindi naman more than, mga 10 years. I work for 10 years. So, sanay ako kumikita ako. Ngayon, wala. And, ngayon, wala. Gusto ko rin, ano, I want to read books. Now, I don't have time na magbasa ng okay, libro. Okay, yun yung inaano ko. Yun yung inaano. Ganda, ano. Tama ka naman, I want all that you want for you. Nagigets kita. And don't feel bad. Wala kang hinihinging masama. Okay? Now, here's the dilemma. If that is your statement and you go to your husband, di ba, para sa kanya napaka-vague niyan. Ano all tinihingi mo sa akin? You want to bake. That's one thing. You want to bake and you want to earn. That's another thing. Di ba? And you want to bake, you want to earn from that. Diba? At ganito ang lalaki, ano? You want to earn from that, di ba? So, papaliwalog si utak na lalaki, ha? Okay lang? You want to bake because you want to earn from that. Eto ngayon, ang sabi ng mister mo, alam mo kung ano? Oh, gusto mo lang pala kumita, eh. Okay naman ang sweldo ko. Shortcutin niya yan. Kung yun lang ang gusto mo, actually, tama, mali. Oo. Okay, pero in-explain ko rin sa kanya kung bakit ko gustong yun, mag-bake. May suggestion, may suggestion to you, ate. Suggestion to you, Clara. Huwag mo sabihin sa kanya that you want to bake because you want to earn. You want to bake because you feel good doing that. Naririnyo ka. Tanggalin mo na aspeto ng kita. Kasi at some point, you have to remember na pag sinabi mong gusto mong kumita, iba ang dating sa lalaki niyan. Lalo pag may asawa ka ma-pride, tatamaan yung pride niyan. Yes. Actually, lately ko lang din nasabi sa kanya na the reason, hello? I'm here. Hello. The other reason why I want to, you know, bake is kasi magpapasko na. Parang, tsaka, yung gusto ko man lang na kumita, hindi ko naman pwede sabihin sa kanya na dahil gusto ko itang bigyan ng regalo, hindi ko naman pwede sabihin sa kanya yon. And the other thing is, sinabi ko na rin sa kanya noon na binibigyan, yung parang it gives me a sense of accomplishment kapag may ginagawa ako na gusto ko. Yun nga, ate. I get you. Sinabi ko na sa kanya. Pero tanggalin mo yung word na gusto mo kumita. Mm-mm. Kasi alam mo, ang makikita na, di ba, gusto kong mag-bake because I feel good. And at the same time, I earn money. At the same time, when I earn money, I can buy the things I want to buy for my own money. Tama? Yes. Tama. Ang lalaki kasi ate, pa nag-isip, hindi niya makikita yung part na gusto mong gawin yon kasi gusto mong, you wanna feel good about yourself. Malalaktawan niya yun. Ang maaalala lang niya, may gusto ka palang bilhin. Ano ba yun? Alaga, bilhin natin. Nag-gets mo yung punto ko? Oo. Alright. Yes. You have to sell to him the value, ate, of baking, not the profit from it. The value of doing the action. And you have to be specific. Okay, eto, araw to I will bake. Please be home. Take care of the kids. Diba? At, eto ha, importante to, ate. Iparamdam mo sa kanya na yung gagawin niya na pag-aalaga sa mga bata kung siya man ang sasalo sa pag-aalaga sa mga bata ay kailangan niyang gawin kasi yung mga bata kailangan siyang makasama. You know, ate, selling something, ako kasi I'm into sales, ano? Well, ano lang, tip lang, selling something is creating a need. You have to create a need for him sa bagay na yun. You have to create a need. I think ganito, ano? Ganito. Clara, honestly, sa usapan natin, I don't think there are things I can tell you na hindi mo kayang gawin. I think you can let your husband know exactly how you feel, di ba, in the most cautious way that you can do. I think kaya mo itong gawin. I think kaya mong sabihin sa kanya at makuha ang gusto mo, ate, without you talking to me. But I think the only reason why you're calling me, alam mo kung ano? And yun. Because you want someone to tell you that what you feel is okay. Yun yun eh.
Because you feel bad na parang nauumay kang nag-aalaga araw-araw. And you're so afraid na baka mamaya sabihin nilang you're a bad mom. Yun ang pinakamalaking problema mo. Mm-mm. Diba? Hindi yung paano sabihin sa kanya kasi totoo niya, kaya mo naman gawin talaga yun eh. You can tell him exactly, diba? And you can ask from him exactly what you want to happen. With or without me. Kasi kayo mag-asawa eh. You've been a couple for a very long time. You know exactly how to get what you want. Tama? Yeah. But your biggest problem is you want someone to tell you that what you feel tonight is okay. And you don't want to feel bad about feeling bad. You don't want to feel bad about feeling bad, diba? About when it comes to you taking care of your kids. Well, you are not a bad mom. You know, Ate, your job as a mom, as a housekeeper, is a very, very tough job. Ang hirap ng trabaho nyo. Ang hirap ng trabaho nyo. Ako, napakalaki na respeto ko sa mga nanay na full-time moms. Yung mga nanay, lalo yung mga nanay na full-time moms na nagkatrabaho pa, ang laki na respeto. Pero mahirap magpakananay ng full-time. Diba? Napakahirap. Kaya nade-develop yung pagiging multitasker ng isang nanay kasi kaya niya magpakain ng anak, maghugas ng pinggan, maglaba, maglinis ng bahay at the same time. Diba? So, don't feel bad about feeling that way. Okay lang yan. That's completely fine. That's completely normal. I think it's just but normal. Nakaka-burnout nga din naman. Diba? Yung anak mo yan. Oh, sorry. Kasi hindi umakap sa akin. Umakap sa akin yung bunso. Yeah, quiet. Yeah, yun. You know, saan nga, naiisip ko, namimiss ko yung nanay ko. Kasi, nakakamiss, no? Kaya, dapat talaga bigyan ng halaga yung mga, especially yung nanay natin. Yung pag-aalaga ng nanay natin, yung ganun. I miss someone takes care of me, ganun. Ay, nakaka-homesick kasi malayo eh. Malayo. Malayo kami sa Pinas. Hindi katulad pag andyan, may kamag-anak ka malalapitan. Hmm. O nagkasakit yung mga bata, sabay-sabay. Makakapangay ka, di ba? Oo, walang tulog. Ay, nako. Ayun, namimiss ko yung aking mother kasi alam mo yung alaga ng isang nanay lalo na kapag may sakit ka. Ayun. Sorry, I'm so emotional. It's okay. But yun lang ano, don't feel bad about feeling that way. Ako, I am completely with you. I'm completely with you. Kasi, you know, hindi ko kasi na-feel sa asawa ko na yung alaga, yung ganun. Kaya, yun. Kaya namimiss ko rin yung aking mother. Yeah, yun. Actually, hindi. Nangisip ko nga, paano ba nagsimula yung ganito? Simula nung kasing pinanganak ko yung bunso ko, nag-stay kasi dito yung nanay, pumunta dito para tulungan ako nung nanganak ako. Pero malis din. Okay pa, okay naman, okay kami mag-asawa nung time na yon. Tapos simula nung umalis siya, dumating yung, sorry, hello? Tuloy mo lang, tuloy mo lang. Yung simula nung, yung, aking ano, mother-in-law yung pumalit. Doon na pa, I don't know. I don't know if it's a depression. Nandiyan yung mother-in-law mo? Ngayon wala na. Nasa ano na siya. Bumalik na po siya saan. Pero nung baby pa lang tong bunso, pumunta po siya dito. Hmm. Tapos, ayun po, doon na nag-start yung ganito. Yung sobrang, yun, doon ko na napapagod na ako. Parang, anak, sit muna. Sit. Yeah, sorry. Kaya, yun. Ayun. I don't know if this makes sense, pero, simula nung bumunta dito si mother-in-law, yung tingin, dati, parang,
blinded ako sa asawa ko. Kaya kong tiisin kung whatever negative attitude that he has, kasi accepted ko na ganun. Na simula nung dumating si mother-in-law at nakita ko yung ganung ugali na ayoko pala. Ayun, yung parang ano, illusion glass, it shattered. And I realized na, ayun, I don't know. Okay. Sorry. No, Adam. Ayun. Hello? Mm-hmm. Go ahead. I don't know kung may bearing ba yun. Well, honestly, Clara, I don't see the connection between the two, ano. Hindi ko makita yung pagkakadugtong, ano. Parang, hindi ko alam anong effect, but anyways, ganito, ano. And I want you to remember what I'm going to tell you. I'm so proud. I'm very proud of what you're doing for your family. Yan ay isang bagay na, I guess, kahit anong mangyari, kahit balibalik na natin ang mundo, hindi kayang tapatan ng kalidad ng alaga ng isang nanay na kagaya mo, di ba, yung ginagawa ninyo kapag lalaki ang gumawa. Pagtatay. Iba talaga. Kaya may kanya-kanya tayong paraan. But yung kayo mga ba, your ways when it comes to taking care of family, yung chores, yung household dati, iba yung kalidad niya. I'm not saying that you're better, but it's in a more loving and caring way. Di ba? But then again, sa kaduluduluan ng araw, kayong mga babae ay, kayong mga nanay, in general, ay mga tao lang din. But you have your own, frustrations. Hello. Tama. And sometimes you get frustrated. Kasi hindi po pwede, kasi inaasahan ang buong mundo sa inyo, pag naging nanay ka, ang pangarap mo ay maging nanay na lang. Ang buong buhay mo maging nanay na lang, maging asawa. Minsan nakakalimutan ng buong mundo na bilang nanay, bilang may bahay, tao ka rin, may sarili kang gustong gawin sa buhay. That you want to accomplish something very personal to you. Minsan nakakalimutan ng mga tao nakapaligid sa iyo, ate, na ang gusto mo ay hindi lang makita yung anak mong masaya at yung asawa mong kontento, kundi makita rin na yung mga bagay na gusto mo for yourself. At di kailangan paliwanag yan, it's human nature, di ba? Ay mangyari din. And I guess sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga asawa na minsan nakalimutan ng mga mister, di ba, na nag-i-exist kayo, di ba, na minsan mararamdaman na lang ng mister yung kahalagahan ng isang may bahay, minsan isang asawa, isang housekeeper kapag nawala kayo. Doon na lang nakikita yung iba, yung empty space, di ba? Ako na humingi ng paumanhin. Paumanhin po sa lahat ng mga asawa, sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga may bahay na nakaligtaan ng pasalamatan ng kanilang mga asawa. Diba, yung tipong hindi na naalala ng mga mister nila na napakahirap pala ng ginagawa ng misis ko sa bahay. Ang hirap pala ng ginagawa niya. Kasi before I wake up, she's already up. Diba? And before I go to bed comfortably at night, she makes sure that I can sleep comfortably. And the following day, the next day, before I wake up, she's up, preparing me breakfast. And during those days na nasa labas ako nagtatrabaho, di ba, the wife who stayed at home is cleaning the house, doing the dishes, taking care of the kids. Everything that I could never do as a husband, ginagawa niya. Mahirap maging provider. Pero, mas mahirap yung ginagawa ng isang may bahay. Don't feel bad that you feel this way. May mga tao talaga na may mga babae na, you know, it's the fulfillment of what they are and who they are to stay at home and take care of the kids. And that's a good thing for them. But if you are that person na may hinahanap ka, you want things to happen for yourself. You want a sense of relevance. Yun eh, hindi accomplishment eh. Sense of relevance ba? Kasi hindi ka naman pwedeng sabihin ng asawa mo araw-araw na, uy, congratulations ha. Ang sarap ng bigas na sinaing mo today ha. Hindi ganun, di ba? Kasi after a while, it becomes normal eh. Uy, Mrs., congratulations ha. Kasi pagdating ko ng bahay, ang linis ng bahay, congratulations, iba ka talaga. No, that cannot happen every day. Tama.
So you want that feeling of being relevant again. Is there anything I can do for me to deserve the relevance that I need? Diba? Ate, just a warning, a fair warning to you. Clara, hindi ito madaling ipaintindi sa asawa mo. Because men are creatures of habits. Para sa kanya, ito na setup at natin mabaguhin. Tama? Ngayon ang laki. Ito na eh, komportable naman tayo. Okay naman tayo. We are completely okay. Hindi ito isang sabihan. It will take multiple times bago mo paintindi sa kanya. And please, tiyagain mo. Tiyagain mo. Hindi mo ito makukuha na nagagalit ka sa kanya. Alright? But I'm so proud of you. Sa lahat po ng mga nanay at may bahay, mga asawa na ipinusta at isinuko ang kanilang karera sa buhay para mangarap ng pangarap ng mamilya at bitaw yung sarili nilang pangarap, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. The world will be a lesser place without people like you, Clara. The world will be a lesser place if people like you do not exist. So, ako na nagpapaabot sa inyo ng pasasalamat ko. Thank you. Kasi, wala lang, gusto ko lang kasi ulit na ma-feel na importante ako. Yung ganun. And you have to. You have to. Na, ano mo, minsan kasi, parang, siguro nakakalimutan na rin ang asawa ko na nagkakasakit din ako. Yes. Na, hidaan ko din ng inakan, kinaan ko din ng someone na mag-aalaga din sa akin. Hindi na lang yung nagkakasakit kay ate. That's extreme eh. Minsan nakakaligtan na mister mo na may mga araw tinatamad ka rin. Wala ka sa mood kumilos. Di ba? Wala ka sa mood magluto. Pero pag tinamad ka, mapupulaan ka. Masya nakakalimutan din. Kasi actually, lately, nagiging masakitin na ako eh. Kaya, sinasabi ko sa kanya, gusto kong magpa-check up, gusto kong pumunta ng doktor, ganyan-ganyan. Kaya lang, unahin niya muna yung activity niya. Hindi naman kasi every week pupunta ng doktor eh. Once lang. Ang problema kasi, dito kasi, ang mga doktor dito by appointment, hindi ka pwedeng dederecho lang, mag-walk-in. Dahil sa kulang yung mga, maraming mga populasyon dito ng mga expat, tapos kulang ng mga doktor. So, alam mo yun, by appointment. Tapos, ayun nga, one time, nainis ako sa kanya kasi inuna pa nga niya yung activity niya eh, yung extracurricular niya. Sabi, nainis ako sa kanya, alam mo, nainis ako sa'yo. Ginanong ko siya. Parang masabi ko sa kanya, bakit hindi ko siya pinapansin. Tapos sabi niya, andito na ako, di ba? Ba't ka pa magagalit? You cannot get what you want by doing that. Maniwala ka sa akin. Because if you do that, you put your husband into a position of being defensive. At yun lang ang gagawin niya. Magiging defensive lang siya. So, mawawala yung topic. Nagets mo? Malilipat sa iba yung topic. You can only get what you want effectively when you both will talk in the most humane and nice manner you can ever do. Okay? How I wish I can bring back the old times. Nung open kami sa isa't isa. Madali how yan. I wish. Kaya. Ikaw ang kausap ko ate, sa'yo mag-uumpisa yan. I'm sure ate, nagbago ka rin naman. Yeah. Sobra. Na-realize ko yun, sobra. Kasi kung gusto mo balikin dati, ate, tanong mo sarili mo, ano ka ba dati? Paano ka ba dati? Di ba? Kasi yun nga, may pinanggalingan kasi, kaya alam mo, kaya ganun, kaya everything changed. Tapos yun nga, dun ko lang na-realize na hindi, parang most of the time, parang, I mean, wala na ako masyadong, hindi na ako niya nabibigyan ng oras. Misa yung mga bata, hindi na rin niya nabibigyan ng oras dahil uuwi, late.
O kaya pag nandito sa bahay, laging naka-internet, naka-cellphone, tapos magagalit yung mga bata, yung panganay sa kanya, sabihin na, Daddy, nandito ka, bakit na ano, maglaro tayo, wag muna yung phone. Ano yun, minsan nagre-reklamo sa akin yung panganay, sabihin ko sa kanya, oh, nagagalit si, ano, yung panganay natin, kasi, cellphone ka daw ng cellphone. Hindi ka na daw nakikipaglaro. At alam mo, ganda, ano, Clara, after a while, sa isang family kasi, after a while, we lose track of, ano, of things, eh. Diba? And I'm not hearing, diba, from you that your husband's a bad husband. He's not a bad husband. Tama? No, he's not. He's not. A good provider. Okay, that's exactly my point. That's exactly my point. So, after a while, kasi we lose track of what we do in life. Tama? May mga bagay na akala natin when we do it every day, it becomes a normal thing eh. So baka sa kanya naging normal na lang. And there's the reason kung bakit ang tawag sa inyo ng mga Pinoy natin, di ba? Ay, ilaw ng tahanan. So, you have to be patient enough to guide every single member of your family. And that task, ate, rests on your shoulder. Di ba? That task rests on your shoulder. Sa'yo yan, okay? I'm proud of you, ate. Don't feel bad about how you feel. It will be okay. Alright? Balitaan mo ako. Yes. Salamat sa pagtawag, ha? Oo, thank you din. Okay, thank right. you. Salamat. Okay, sige, bye-bye. Alam nyo kanina, mga pangga, may mga, nagbabasa ako ng comments ng mga tao sa Facebook Live. And a lot of people are saying na, tamad ka lang, Keme. Come on, people. That's unfair. You're forgetting the 7 years of her life that she devoted to take care of her family. Kinakalimutan niyo yun. Diba? It is not just, she did not just one day wake up and she feels this way. Hindi naman ganun yung nangyari. Alright? Pero ako talaga, sa lahat po ng mga nanay, sa lahat ng mga asawa, diba, na sinuko ang kanilang karera, ang kanilang figures, ang mga kaibigan nila, yung lifestyle nila, to take care of their families. I'm so proud of you. Ulitin ko, and I mean this from the heart, the world will be a lesser place without people like you. Yung friend ko, si Franz Baroga, nakaantabi from Spain. And wow! Nasa Spain ka, brad! Ang galing mo naman. Okay, mga bangga. Sa lahat po ng mga nakaantabay sa atin. Happy Christmas, everyone. Coming from Ken Rogers. Bangga, huwag mo sabihin, Roger, sabihin mo. Mga pangga, 721-2429. Maligayang body. Ayan, kay Dita Sally, nakaantabay daw sila nag-food trip ngayon. Si Mariam, Eric, Charm, Joel, at Ronald. From Dita Sally. Maligayang pakikinig po. Kamusta sa baso ko, Chara Tinidor? Hello po, sa mga nila na nagluto, walang naiwan, hindi nakakain, nagluto lang. Maligaya pakikinig po sa inyo. Sabi ni Nimora, kamukha mo si Alfred Vargas, ha? Kaya sa taong pogi-pogi nun. Inabola-bola mo ako ni Nimora, tigilan mo ako dyan. Ha? 721-2429 mga pangga, maligayang pakikinig. Aldrin Gornes. Ayan. Nakikinig po sila sa Cavite ngayon. Talaga? O, maligayang pakikinig po. Good evening, sabi niya. Sana makita kita sa Dasma Paddy's Point. Sa 5 years kitang pinapakinggan gabi-gabi, Papa Jackson. Antayin po kita doon, Papa Jackson, kahit pa picture lang sa'yo. Sulit na ako. Uy, maraming salamat, ha? Aldrin Gornes. Thank you very much po, sir. Thank you. Salamat, ha? Sa mga over the years, nakikinig po sa akin. Thank you. Love you all. Pabati naman sa misis ko, ayan, siya, nawala tuloy. Nawala! Oh my God, nawala! Si Marge Chabonilio Cartel, maligayang pakikinig po. Kamusta? Alright, tawag, 721-2429, 721-2429. Yung mga nag-PM mo sa Instagram, kaya lang po yan, mag-PM lang kayo. Si, you know, Papa Jackson, maligayang bati po sa iyo.
Gusto niyo po ba ng, ay, gusto ko yan ha, 10 3 cups sa US, let me know. Ah, talaga? Pabati na rin sa amin ng boyfriend ko si Aldrin Zorbano from Charmaine Dizon ng Bay Area, California. Kuya, I like that. I like that, ha? 10 3 cup. Nahanap ko dito, wala akong makita sa Pilipinas, eh. Pa-shoutout naman Teresa Balierda. Maligayang pakikinig po. Si ito. Ano to? Ang cute naman, sabi niya to. Bolintik. Bakit yan ito pangalan mo? Nagpadala ng picture niya. Bonjour, Papaps. Sabi niya, we're listening to you in Abu Dhabi, Ria Asidera Tolosa, Raquel Asidera Gutierrez. God bless. Happy birthday sa boss ko. Ayan, sa boss kong si Isam MacDisi. Ayan, maligayang pakikinig po. O, dali tawag na 7212429. Birthday ko ngayon. Happy birthday, Brits, sa fiancé ko, Leia Marie Guarin. Nakatune in kami from Taiwan. Ayan. Hello po, maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Thank you very much. Ronnie Orquillas, naka-antabay. Birthday ng hubby ko last week. You never greet. Ah, sabi dito. Pasensya ka na, hindi ko naman po lahat makabati kagad. Oh. May mga pagkakataon po na, ano, na hindi po lahat makabati ko. Thank you very much po. Si Princess Dane, naka-antabay. Sabi niya, hi, Pogi. Ayan. Thank you. Buti na-realize mo yan. Ginig po sa inyo lahat. Ano daw? Ay nga pala, hello sa mga nanood sa akin kanina, nag-Facebook live ako. Kumain po ako ng sugo. O nga! Sugo. Diba? Napag-alaman ko na normal lang ang laman ng sugo ay from 8 to 12. Pirasong mani. O nga, diba? April, maligayang body sa'yo. Kamusta ka dyan? 7212429, wala pa akong caller, babati lang muna ako. Ito muna. Bago tumuloy. Si Andy Baltores. Nakaantabay, maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Kamusta? Frost Lofretz Kizoin. Pa-shoutout naman si Toy from Tisa, Cebu City. Maligayang pakikinig po. Kamusta?